Morning po. Kahapon sa Bible School po rito, tatapik po tayo ng about theology too. Dahil po sa pinag-usapan po rito ay theology, we've come into a conclusion na bawat tao ay may kanya-kanya po silang theology sa buhay. At nung pinipili po namin kung anong theology meron ng bawat isa, some was saying that their theology was natural theology, meron naman systematic theology, meron biblical theology, may practical theology, kung ano-anong mga theology. Okay. At yun ang aming dinidiscuss. Sa kapanahunan ito, dumarating yung ganung kaisipan because we are now living in the last of the last days. The Bible was telling that God is telling that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, young men shall see vision, and the old men shall dream dreams. Pero sa bandang huli nun, but for whosoever shall call upon the name of the Lord on that day shall be saved. So gusto kong makita po natin dito, because of different views, opinions, and ideas sa Diyos, nagkakaroon po ng tinatawag na chaos o kaguluhan. Kaya po luminitaw ang maraming mga debatista. Nung araw, parang sa TV mo lang, parang sa radyo mo lang siya napapakinggan. Ngayon, hayagan na po kahit saan may mga diba-dibate for one reason, kasi nakita ko yung dangers of theology. Yung iba kasi, nangyayari yon because of pride. Dahil sa galing nila magdepensa ng kanilang paniniwala, iba't iba na pong tao ang nadadala. Tinignan ko sa YouTube, nakita ko 20 years ang nakalilipas, isang composer ng kanta nasa grupong kilala, malaki at buong bansa, then isang araw naghahanap siya ng katotohanan. Nag-compose siya ng One Way, Jesus. Okay, yung mga kantang yan, ang dami po yung kinompose, and then one day he was searching for the real truth. Okay. So, kikita po natin why are those things happening? Bakit ang mga bagay na yon ay nangyayari sa mga kapanahunang ito? Because nandito na po tayo sa panahon ng ligligan. Panahon na kung saan na talagang naliliglig ang ating pananampalataya. Dahil habang tumatagal, maraming mga problema ang dumarating. Yung soggy bill na yan. Bakit hindi yan napangyari nung ako ay kasisilang pa lang sa mundo? Bakit sa kapanahunang ito, ito po ay lumilitaw at marami na po ang pumapabor, even Christian churches today were being, sila po ay talagang nayuyugyog, okay, naliliglig. It is because of that thinking. At marami na po talaga ang nangyayari. But then the Bible was telling, because you are a Christian, let the people know, not by your words, but by your acts, by your works, by your deeds, that you are a Christian. Dapat makilala ka bilang Kristiyano. Hindi yung pag nagpakilala ka, saka lang sasabihin, ay Kristiyano ka pala. Ang tagal na nating magkakilala, ngayon ko lang narinig na Kristiyano ka pala. Hindi po dapat ganon. The day you receive the Lord Jesus Christ, let the people know. Okay, let the people know that you are a Christian, na hindi mo kailangan ipangalandakan sa kanila, pero sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong gawa, sa iyong pag-uugali, dapat napapansin. Pero paano mangyayari ang mga bagay na to? Lagi ka dapat babad sa salita at sa presensya ng Panginoon. Dapat lagi kang nagbababad. Today we'll be tackling about the levels of soaking. Yung mga antas ng pagbababad. Kasi lagi po nating kinakanta, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Pero alam ba natin kung anong ibig sabihin ng babaran na yan? Alam ba natin kung ano ang magiging implication o impact ng pagiging babad mo sa Panginoon? Okay. Open your Bibles with me sa aklat po ng Ezekiel chapter 47. Verses 1 to 6, we are dealing about the rivers of life, a river of life. Okay, yung tinatawag na tubig ng buhay, river, okay, river of life. In verse 1 hanggang 6, okay, it says in my Bible, the river from the temple. The man brought me back to the entrance of the temple. Si Ezekiel po ang nagsasalita
Kasi po, yung sumunod po na chapter 46, okay, 46, binasa ko para maintindihan ko itong mga talatang ito, ay dilala po siya, okay, ng sugo ng Diyos, the man, ang sabi nun, brought me, okay, doon sa isang lugar, and he showed him yung kalagayan ng isang templo. At pagdating sa 47, verse 1, the man brought me back. Okay, yung tao, dinala niya ulit ako doon sa aking kinalalagyan, to the entrance of the temple. And I saw water coming out from under the threshold of the temple toward the east, for the temple faced east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. He then brought me out through the north gate and led me around the outside to the outer gate facing east, and the water was trickling from the south side. As the man went eastward with a measuring line in his hand, he measured off 1,000 cubits and then led me through water that was ankle deep. He measured off 1,000 cubits and led me through the water that was knee deep. He measured off 1,000 and led me through the water, and that was up to the waist. He measured off 1,000, but now it was a river that I could not cross because the water had risen and was deep enough to swim in. A river that no one could cross. He asked me, "Son of man, do you see this?" Then he led me back to the bank of the river. So, naintindihan ba natin? Ha? Okay, gusto mong makita nyo yung templo na nakita ni Ezekiel ay meron pong 3 entrance. Merong main gate, the entrance gate, and then merong gate po sa east, okay? At meron din pong gate sa bandang north. Okay, sa bandang north. So, itong mga gate na to, pag pinag-aralan nyo yung 46, yung mga pupunta sa templo, papasok doon sa bandang kanan, lalabas sila doon sa kabila. At yung pumapasok sa bandang kabila, lalabas din doon sa bandang kabila. Ganun yung pinapakita rito. But then, what causes me to think about all those things that were nakasulat, that was written, patungkol po sa topic po natin ngayon, na levels of soaking. Okay, na levels of soaking. Pero on the other hand, sa kabilang banda, if you try, okay, doon sa binasa po natin na mayroong tinatawag po na yung water na hindi na halos kayang languyin dahil malalim, at ito ang nagko-control sa buhay. One thing na nakita ko, kapag ang isang mananampalataya, ito po ay kontrolado o nagpapakontrol o nagpapaubaya sa kanyang buhay espiritual sa Panginoon, kung saan sa dadalhin ng agos, kung saan sa dadalhin ng alon, kung saan sa dadalhin ng espiritu ng Panginoon, doon kasi ay may buhay. So the moment you make kontra, okay, ha? The moment you make kontra into that agos of river of life, man, you will be found yourself lufayfaya. Ha? Manghihina ka because you go against the flow. Sabi mo sa katabi mo, sabay lang tayo. Ha? Kaya maraming lumilitaw ng mga kaispang iba't iba kasi kinokontra minsan ang katotohanan ng salita ng Diyos. And because of their own opinion, because of their own ideas, lumitaw ngayon ang iba't ibang denomination na bandang huli, naging dumi sila ng nasyon. Ha? Yung denomination, bandang huli, naging dumi ng nasyon. Okay. Sa English, damnation. Okay. Bakit? Kasi nga napopolyot yung kaisipan na ifinifit nila sa ibang mga tao para ang mga tao mag-doubt o mag-alinlangan sa salita ng Diyos. Tuloy ang sa kaguluhan ng isipan ng iba, ayaw na tuloy maniwala. Sabi nung isa doon sa na nagbigay ng chat, sabi niya doon, sa darating na Sabado, meron kayong exam. Ang exam ninyo ay 79 books of the Bible. So, nag-isip yung mga estudyante, ano ba talaga? 66 o 79?
Nagtanong sa akin yung isang estudyante dahil ako po ay isang nagtuturo doon. Sabi ko, isa ulo mo lang, baka kasama apocryphal book. So, hindi nakatising siya, sinag. Sabi niya doon sa pinakahead, ano ho ba talaga, 66 o 79? Ang sabi niya, sorry po, 66 pala. Okay. And we made the exam. Okay, nag-exam kami. Nung nag-exam kami, tuwang-tuwa yung nagturo. Kasi marami kaming nagtuturo. So, tuwang-tuwa yung nagturo, lalo na nung pinagdadrive ko na siya kahapon para ihatid ko sa Palapala, papuntang San Pablo, tuwang-tuwa siya kasi sabi niya sa akin, Pastor, sa amin ganun, tinignan ko yung mga ano ninyo, exam ninyo, 66 books of the Bible, halos lahat perfect. Sinabi yung mga nag-perfect. At ang sabi ko, alam niyo ho ba kung bakit? Kasi po, yan po ang bahagi sa sistema po namin, that you can never go on with the process unless you memorize the 66 books of the Bible. 39 in the Old and 27 in the New. Tapos tuwan-tuwa siya, sabi niya, alam mo, kasi habang nagtuturo ako, nagre-report niya, nagre-recite yung mga kasama mo, inuunahan pa nila ako sa pagsasabi ng mga books of the Bible, kasi requirement po namin yun that we have to memorize and master it. At ang sabi niya, paano nagawa yung ganon na ang hirap isa ulo? And then bigla ko siyang kinanta, Genesis and Exodus, the first two books to see. Sabi niya, i-record mo, padalhan mo ko. So yung professor, ako na nagtuturo habang pinagdadrive ko siya. Okay, so we should, as a people of God, as a children of God, we should soak our lives on the Word of God. Ibabad po ang salita mo sa salita ng Diyos, ang sarili mo sa salita ng Diyos. Kasi kapag ang buhay mo babad sa salita ng Diyos, sa dami ng problema araw-araw na dumarating sa ating buhay, matino pa rin ang isip mo. Matino pa rin ang isip mo. Habang ako po ay nandyan kahapon, nagdi-discuss po sila patungkol sa aming graduation fee, ay hindi ko na pinapansin. Kasi sa laki ng babayarin, hindi ko na pinapansin. Dahil ang graduation na po ay sa darating pong Biyernes, binibilang po yung aming mga babayarin. Binibilang ko si Abraham, binibilang ko yung ganito. Tuloy po tayo. So, kapag ang isang buhay ng isang mananampalataya ay hindi seryoso sa kanyang pananampalataya, expect that something, kung merong something that would happen into your life, posible na madadala ka sa agos ng mundo. Sa agos ng mundo. So, tignan po natin ang umpisa. Okay, ang unang level is the ankle deep. Okay, tingnan mo katabi mo. Kung yan babae, hindi po yan ankle. Anti-deep. No? Ano ang ankle sa Tagalog? Bukong-bukong. Okay. Kasi itong nagsasalitang ito, nakita niya that there was a man carrying a measuring stick. Okay. Siya ay may hawak, sabi niya na measuring stick, at sumukat siya ng isang libong cubit. Cubit, okay, cubit ay hindi po 12 inches. Yan po ay 18 inches. Okay. Kasi ang ruler po, ang tawag po dyan sa 12 inches ay 1 foot. Diba? Eh dahil po ito ay 18 inches, ang tawag po dyan ay 1 cubit. Okay, 1 cubit. And nag-measure po siya ng 1,000 cubit. At yung 1,000 cubit na yon, habang siya ay naglalakad, he saw. Okay, itong taong si Ezekiel, he saw from the threshold. Ibig sabihin, sa bandang ibaba ng templo, nakita niya na mayroong tubig na mula doon sa ilalim ng templo, ito ay umaagos papunta sa bandang east. Okay, sila, tama ba? Silangan. Okay, sa silangan,
Pagkatapos, lumabas siya ron at minesyo po niya ang 1,000 cubit, okay? At ang lalim po nito ay hanggang sa bukong-bukong lang. So what does represents bukong-bukong in our worship? Levels of soaking. Because when you soak, when you make babad, kapag binabad mo, ang buhay mo, okay, sino sa inyo nakaranas na magbabad ng sili sa suka? Tapos ang iniligay niyang suka ay mas mataas pa ang sili. Pag binaba ang siling gano'n, nakahiga ang sili, ang suka nandun lang. Ang tawag po ba doon ay babad? Hindi dapat. Pag sinabi natin babad, dapat po ay lubog. Di ba? Okay. So dahil ito, ang babad po niya ay sa bukong-bukong lang, altar. Yung altar ko niyo, paglapit po niyo rito, ang tawag lang po dyan ay bukong-bukong lang. Kasi yung iba, lumalapit lang every Sunday doon sa altar call. Pero pagdating sa bahay, wala na siyang altar para manalangin sa Diyos. So, altar call represents the bukong-bukong deep. Na ito, but when problem arose, when problem rises, okay, rises, they began to back out. Kasi, hanggang bukong-bukong lang sa kanila. Okay. Hindi umabot sa kalaliman. Kaya parang ang worship lang niya ay pati yung kuko ay hindi po nababad. Ang nababad lang yung palad ng paa. Bakit binababad mo palad ng paa? May rayuma kasi. 'Di ba? So ipinakita rito, 1,000 panukat, cubit, tapos ang tubig hanggang bukong-bukong lang. Kaya pala, maraming Kristiyano, every Sunday nasa altar, pero bakit pag uwi sa bahay, pag may problema, eto hindi pa rin niya napipigilan yung mga bagay na ginagawa niya, kalalapit lang naman sa altar. Bakit nagkaganon? Kasi yung iba lapit sa altar, Lord, ino-offer ko po, Panginoon, sa iyo lahat ng aking kabiguan, lahat ng aking kabigatan sa buhay. Pero nung pagkatapos na, Lord, salamat, akin na ulit. Dinadala pa rin sa upuan yung kanilang mga in-offer sa Panginoon. Kaya pagdating sa bahay, nandun pa rin, bubugbugin pa rin sila ng iba't ibang uri ng problema ng buhay. Bakit? Kasi ang babad lang sa kanila ay bukong-bukong. Oh. Dahil bukong-bukong lang nababad sa iyo, kapag dating mo sa bahay, andali mo rin mabuking. Bakit? Kasi hindi nababad hanggang ulo. Ha? Kaya ang bukong-bukong mo, hanggang buking-buking ka na lang. Madali kang mabuking. Mabuking. Kasi nga, paalang. Okay, paalang. So, pangalawa, another 1,000. Okay. Another 1,000 cubit that this man had measured. Okay, because the river is flowing. Okay, going to the eastward of the temple. And then, ang ankle deep, tingnan po natin. Ang ankle deep, there is no growing in singing and dancing. Kasi yung knee deep na tayo sa pangalawa, alam niyo yung knee? Ha? Tuhod. Okay. Hindi yung paldang above the knee, ha? Yung knee. Okay. Yung tuhod. So, naglalakad, so nakita niya na itong pagsukat ng tao, sabi ni Ezekiel, ang tubig umabot na hanggang tuhod. Ngayon, marami rin nagmi-minister sa Panginoon na yung kanilang buhay hanggang bukong-bukong lang, kaya madaling mabuking kapag dumarating ang problema kasi hanggang bukong-bukong lang. Itong pangalawa naman, hanggang tuhod. Now, what does it represents for? Okay, you see, there is no growing in singing and dancing. Yung iba talagang ang ministry nila ay singing, ang ministry nila ay dancing. Wala ang paglabo doon. Kahit anong sayaw mo at lupasay mo, hindi ka lalago. Eh, ito nga eh. 20 years nagko-compose ng kanta.
at marami niyang isinulat na kanta. Then all of a sudden, sa biglang naghahanap ng katotohanan. Ano ang nangyari nung kinanta niya yung one way? There's no other way than Jesus, kaya one way lang siya. And here comes the time he was looking for, di ba? Yung totoong totoo. Ibig sabihin, totoong katotohanan. E ano nangyari sa kinumpas mong kanta? One way, Jesus. Anong kasunod nun? Oh, you're the one? You're the only one that I could live for. The only one. Pagkatapos eto ngayon, naghahanap ka pa ng once. Okay. Plural ng one. Ang plural ng one ay two. Bakit? Kasi ang once ay more than two. Dahil ang one, isa lang. E once. Dami na. Okay. So, ano nangyari sa composition mo? Anong nangyari sa iba-ibang mga kinanta mo? Kinompos mo? Umabot sa buong mundo? Anointed yung kanta? And here you are. One day, you are now refuting and you are now doubting the faith and even the revelation that God has put in your heart and into your mind. That's why you compose a song na ito ay naging pagpapala sa marami. Okay, bakit? Kasi wala ang paglago doon sa singing and dancing. Subukan nyo nga ang batang nasa likod, si Amiya, ilagay mo rito at kapag umiiyak at humihingi ng dede kung sayawang ko at biglang lalago. At tatawagin ko na nanay niya, pati tatay niya, Dan, sayawan mo yung anak mo habang umiiyak sa, ano, ewan ko lang kung lalago yan habang sinasayawan mo. So, wala ang paglago sa pamamagitan ng pagkanta at saka ng pagsayaw. Minsan nga, mas lumalago pa yung mga tungangers eh. Ha? Kesa sa mga sayawers at canters. Oh, bakit? Kasi yung mga tungangers talagang naghihintay yan. Okay. Diba kapag sinabing nakatunganga, nakabuka ang bibig? Kasi naghihintay yan na may susubo. Sige, ano pa? Ano pa? More. Ganun. Kaya nga tungangers, nakatunganga, naghihintay yung susubo. Mas lumalago yun. Okay. So, there is no growing in singing and dancing because growing is in your prayer and in your relationship with God. Ang paglago po ay nandoon sa iyong intimate relationship with God. Yung masinsinan na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya sa Bible, itong mga disciples, the only thing that they asked Jesus to teach them is none other than prayer. Lord, teach us how to pray. Turuan mo kami kung paano manalangin. Hindi nila sinabi na turuan mo kami kung paano magkaroon ng pawa. Bakit? Kasi gusto ko magkaroon ng werpa. Eh, yun yung kabaliktaran ng ano? Power. Kasi yung mga tao na hindi na-establish yung buhay pananalangin, yan yung mga tao na laging naghihintay ng gaila. Lagay. Parang isko, no? Okay. So growing, iyon po kaya lumalago. Kasi kapag ikaw ay nagbababad sa pananalangin, ito naman, hindi naman yung sobra. Meron kami kasama doon sa Pasay. Talagang konting galaw lang namin. Sinama ko ito sa Lipa nung ako'y nagpapastor na. Nagpapastor sa Lipa. Konting lakad lang namin, papunta ka lang ulit doon sa isang bahay bago kami makarating doon. Ang lapit, wala pang tatlong minuto, nandun na kami. Pero nakakarating kami, 30 minutes. Bakit? Kasi yung kasama namin to, 10 hakbang na, sandali muna, mag-pray tayo. So kami naman, pray. Maya-maya, lalakad na naman kaming ganon.
pray muna tayo, pray muna tayo. Pag uwi namin sa Pasay, nag-backslide. Ha? Backslide. Sumisigaw pa doon sa lugar namin. Bro! Ganun pa siya eh. Baba ka dyan! So, silip naman akong ganun. Bro, ba't ka lang dyan? Pray tayo! Lasing! Bakit? Kasi nga, hindi babad. Pakitang tao lang pala yung panalangin. Sa Bible, ang daming ganun. Nag-pray ang publikano. Ang sabi ng publikano, Lord, patawad. Ang dami kong kasalanan. I am not worthy, O God. At dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Tanda ng talagang pagtanggap ng maling-mali. Samantalang yung Pariseo, sabi niyo noon, Lord, salamat, nagbibigay naman ako ng aking ipkapo. Hindi ako katulad niyan, makasalanan niyan. Pero, ang pinuri ni Lord, yung nananalangin, na totoong-totoo ng pagpapakumbaba sa Panginoon at pag-amin. Okay. Pag-amin at pagtanggap na siya talaga ay isang makasalanan. Acceptance and admitting. Pag-amin at pagtanggap. Okay. So, saan pa tayo lumalago kung walang paglago doon sa sayaw-sayaw, sa kanta-kanta? Okay. Nandun sa pananalangin, sa pakikipagniig mo sa Panginoon, nandoon sa iyong pakikinig, okay, at pagbasa sa salita ng Diyos. Reading and listening to God. Yung matapos mong binabasa, Lord, as I continue reading your word, God, I am now opening the door of my heart and even my ears. God, speak unto me. Your servant is listening. Si Samuel, ganun eh. Lumapit kay saserdote Eliot, ang sabi niya, Pastor, tinatawag po ba ninyo ako? At pangatlong nangyari, sa pangatlo, ang sabing ganun ni Eli, bilang kanyang pastor, sabihin mo, Panginoon, makikinig ako. And on the third time, the voice called him once again, and he said, Lord, here is your servant. I am willing to hear. And God spoke to Samuel, and Samuel became the prophet of the nation. So reading and listening to God. Pananalangin, okay? Pakikipagniig sa Panginoon. Pagkatapos, ito ay pagbasa at pagkikinig sa Diyos. Kasi ang Lord nangungusap. Ang Lord nangungusap. And then sinulat ko pa rin dito, pangatlo ay ang giving. Okay. Giving. Pag sinabing giving, kasi maraming biglang nagkakaroon ng allergy. Ewan ko ba? Ha? Yung iba pagkano, naku, nakakain ako ng bawal. Anong kinain ng bawal? Bawal sa akin ang hipon. Ah, ganun ba? Eh, bakit mo kinain? Di mo lang binigay sa akin, walang bawal. O, di mo kagamutan. Alam mong bawal, tinira mo. Ganon din sa giving. Di ba? Magbe-benefit yung iba, ayaw mo. O, ano mangyari sa'yo? Allergy. So, giving your tithes and offerings, bahagi ito ng growing. Kasi yun ang sabi sa banal na kasulatan. So, I let my students, okay, they took their exam yesterday, kasi gusto kong makita kung ano yung theology nila. Gusto kong makita kung ano yung paniniwala nila. So, sabi ko ganito, one half or one whole sheet of paper, then write down your views, your opinion, and how have you understand 1 Corinthians chapter 13. Sabi ni ibang mga pastor, kasi mga pastor yun eh, nandun. Yung iba nga, matanda pa sa akin eh. So sabi na, tuwan-tuwa sila, about the love book, the love chapter. So go on, sulat silang ganun. Sulat sila. So puro ganun yung ano nila. Pero hindi nila alam, that is the feeling. Okay, hindi feeling. Feeling. Tama ba? Feeling. Feel.
F-I-L. Okay. So, yun ang feeling. Alam niyo ba yung feeling? Hindi pakiramdam. Yun ang feeling po, yun po ang palaman. Okay. Kung sa tinapay, pantisan, hiniwa mo sa gitna, pagkatapos, ginanun mo, nilagyan mo ng peeling. Ang sabi ko sa kanila, ano yung ibig sabihin ng palaman sa English? Sabi ng isang pastor, liver spread. Okay. So, iba-iba na ang ibig sabihin pala ng palaman. Yung pala, isa lang palang English ng palaman. Feeling. Okay. Bakit feeling? Kasi nga sa tinapay, ano ang nagpapasarap? Yung palaman. Doon nagkakatalo eh. Sa palaman eh. Okay. So, pag kinain mo ng ganoon, ano ang lasa ng ano mo? Pandikoko eh. Eh, yan. Peanut butter. Ang sarap ng peanut butter. Hindi naman yun. Ang sarap ng pandesal. Wala naman ganun eh. Diba? O ayan. Egg sandwich. Ganun pa eh. Diba? So doon nagkakatalo. Kahit nga yung ating mga fishball eh. Okay. Ang fishball, iisa lang ang lasa niyan. Pero saan nagkakatalo? Sa sarsa. Sa sauce. Diba? Yung naka 50 pesos ka na para hindi mo pa ramdam yung lasa dahil ang sarap. Sino sa inyo nakakakain ng marami walang sauce? Yung ano lang, fishball lang. Yung ano. Ha? Kainin mo lang siya ng gano'n ng walang sausawan. Di ba? Pero kapag may sausawan yan, di ba? Yung sausawan na medyo manamis-namis na maanghang-anghang, tapos mainit-init pa. Di ba? Naka 50 piraso ka na, ano lasa? Parang wala pa eh. Sabihin sa'yo nagtitinda, magbayad ka na. Bakit? Naka 50 piraso na ka. Ha? 50 na mapiraso na kain ko? Parang 10 lang eh. Bakit? Hindi ko pa manasahan eh. Diba? So, pasarapin natin yung buhay, pagbababag sa Panginoon. Yung iba kaya hindi nakatatagan. Kasi nga, parusa sa kanila ang pananalangin. Parusa sa kanila ang pagbababad. Saan sila nagbababad? Sa ML. Ano ibig sabihin ng ML? Sa moment lagi. Nagmo-moment lagi. Okay, kaya hindi mo ma-istorbo. Diba? Kasi iba ang ibinababad ng kaisipan. So, giving your tithes and offering, kung gusto mo lumago, man, nangyari po ito in the book of Acts. There was a man in the book of Acts na siya hindi mananampalataya, but he loves to give. Doon sa gawain ng Panginoon, isang araw, yung kanyang katulong kasama sa bahay ay 50-50 ang lagay. He's about to die. At ang sabi ng centurion na to, ang sabi niya, Lord, pagalingin mo yung aking ano, hindi pinansin ni Jesus kasi hindi naman mananampalataya. Pero nakiusap yung mga other disciples, yung mga babae. Sabi niya, Lord, ano po, nagkaroon ng padrino, pagbigyan niyo na po. Kasi yan po, tumutulong po yan, siya po ang nagpagawa ng templo. Yung sinagoga po, siya po ang nagpagawa niyan. Tumulong po yan sa, nagkawanggawa po yan sa ating templo. And because of that, ang sabi ni Lord, okay, magaling na ang inyong alipin. So, bakit nangyari? Because that man loves to give. Alam niyo yung pagbibigay pala natin sa Panginoon? Kapag umabot yan sa puso, pandinig ng Panginoon, yung ating mga pangangailangan, binibigay ng Panginoon. So, nakita ko, pero ito hanggang nidip lang yan. Okay. So, prayer and your intimate relationship with God, reading and listening to God, giving your tithes and offering. Now, remember, praying means trusting God. Praying means trusting God. Praying means depending on God. Kapag ginagawa natin ito, action word po ito. Yung word na obey is an action word.
Obey means function. Sulat niya na, obey means function. Kung ang obey means function, disobey means malfunction. Okay. At kapag pinilit mo, okay, na meron ng malfunction ang buhay mo, pinipilit mo pa rin parang isang sasakyan. Parang isang sasakyan. Pumunta kami sa Prayer Mountain. Sabi ng driver, medyo may diferensya po ang aircon po nito. Tapos, bumaba yung driver. Pinokpok. Okay. Nakarating kami, okay. Dipokpok lang. Yung pala, nagmamalfunction na kasi nga, hindi ayos. Okay, pinokpok. Sumunod na araw. Pagsunod na araw, sinundo kami doon sa Prayer Mountain. Iba ng sasakyan ang dala. Sabi ko, bakit? Anong nangyari doon sa isa? Natuluyan. Natuluyan. Hindi na talaga lumalamig. Kasi nga, may malfunction. Kapag ang isang mananampalataya, alam mo sa buhay mo may malfunction ka, magpaayos ka na agad. Kasi pag ipinipilit mo, and you are denying because you are pretending that you're okay, man, you're at loss. Your life will be destroyed. It is okay not to be okay. Kumusta ka na? Okay ka ba? Hindi ako okay. Hindi okay. At least umaamin ka. Diba? Yun ang masarap doon. Umaamin ka, magagamot ka. Pag nagpa-consulta ka sa doktor, ano yung masakit sa iyo? Kanina po masakit ulo ko. Ngayon, magaling na po ako. Ano gagamutin sa iyo? Pag uwi mo sa bahay, bilingan ng biogesic packet, biglang bumalik eh. Diba? So dahil ganun ka, nagpipretend ka na okay ka, mas lalong lalala ang sakit mo. Kasi nga, alam mo nang may malfunction sa buhay mo, ipinipilit mo pa. Pinipilit mong pandarin. Yung unang sasakyan na ibinigay sa akin, galing kami sa kasal. Okay? Pagdating sa kasal, ang kasama ko, si Ate Alma, si Pastora, si Kake, si Sister Aster. Sarap ng upo nung tatlo sa likod kasi nga ay talagang mga ninang sa kasal eh. Pagdating sa paahon, ayaw na umahon sa sasakyan. Sabi ko, wala tayong magagawa. Baba kayo, kayong apat. Bakit? Magtulak kayo. Tulak sila. Ayaw umandar sa sasakyan. So, lahat nakatingin sa akin. Anong gusto nyo? Ako magtulak, kayo sumakay. O sige, paandarin nyo. Ayaw naman nila. Okay. So, in short, naka-high heel, tulak sila. Ha? Wala, hindi pa rin umaandar. Hindi pa rin umaandar. Okay. Yan sabi ko, sige, binray ko, dito muna kayo. Bakit? Ako nagagawa. Nagpara ako ng sasakyan. O sumakay na kayo, umuwi na kayo. Ha? Iniwan ko yung sasakyan. Bakit? Malfunction. Kung pipilitin ko pa yon, mas lalong madadamage ng madadamage. Okay. So pagramdam mo na sa buhay mo, may malfunction ka na, magpa-check up ka na. Diba? Pa-check up ka na. Sino sa inyo, diba, ang pag naliligo sa beach, gusto niya hanggang bukong-bukong lang? Ha? Mag-beach tayo. Pagdating sa beach, hop! Huwag niyo akong idadamay sa inyong plano. Bakit? Hanggang bukong-bukong lang ako. Ha? Alam niyo, kapag nandun ka sa bukong-bukong, may initan ka. Diba? Kasi yung sikat ng araw, tatalab pa rin sa'yo. At habang tumatalab yan sa'yo, may timetable sa buhay mo, sa katawan mo, na hindi mo kaya yung pressure ng init. Ang tawag ko dyan, yung time na yon, time bump. Na habang nandun ka, umpisa, okay lang. Pero hindi mo alam, yung time bump na yon, tik-tak, tik-tak, hanggang sa pumutok ka na. Init na init ka na.
Kasi nga, hindi mo natagunan yung tinatawag ng pressure ng oras. So, kapag may malfunction ang buhay mo, nagmamalfunction ang buhay mo, pinipilit mo, merong time bomb. At ano ang tunog ng time bomb? Tick-tock. Tick-tock. Hanggang hindi ka maging aware, biglang sasabog yun. Saka tick-tick-tock, tick-tock, tick-tock na niya, maya-maya, boom! Gaganon siya. Diba? Because you are not aware of that tick-tock. Alam mo yung nagugulat ka minsan, gamot sa puso mo yun. Ha? Pag nagugulat ka, natatanggal yung mga para-para sa puso. Kasi nga, ayan. So, praying means trusting God. Obey means function. Pag nag-obey ka, nagfa-function ka. But when you disobey, you are in your malfunctioning life. And remember, di ba, disobedience, merong time bomb na nakakabit dyan. Na kapag pumutok yan, tapos ka. Third one, and then Ezekiel saw that the man who went out from the temple carrying a stick, okay, minesure niya ulit mula sa ngidip, 1,000 na naman na measurement ng kanyang ginawa pag may measure, umabot na siya hanggang sa baywang. Okay? Hanggang sa baywang. Tingnan nyo, when shark attacks you depend, okay, hindi you depends. You depend on your strength, but you cannot move fast and faster. Diba? Kasi nga, nandun ka na sa hanggang baywang ng tubig. Maraming Kristiyano na ang kanilang buhay spiritual hanggang baywang, they depend and they trust on themselves. Ang tiwala nila, kaya ko ito, malakas ako. Kahit hindi ako magsisimba ng 1 buwan, hindi makaka-apekto ito sa buhay spiritual ko. Basta dito lang ako sa bahay magpe-pray. But remember, when you are in the sea, when you are in an open sea at nandun ka sa waist, there's a big possibility that the shark will attack you. Nakapanood na ba kayo ng ano? Ng pelikula na kahit hanggang baywang kumaatake ang shark? Diba? Pati nga yung nandoon sa nakasakay na nga doon sa barko, tinatalunan pa ng shark eh. Diba? Yung pa kaya nandun sa waist. Diba? So, there are a lot of Christians, they depend on their strength. Yung iba nagdidepende sa kanilang karunungan. Graduate ako ng Bible school. Graduate ako ng ganito. Actually, doctor ako. Kaya sabi nung isang professor, nung sumunod sa akin sa pagtuturo, sabi niya ako, bishop ako. Meron namang ibang kakilala yung iba, na meron nga kaming kakilala eh. Ayaw magpatawag ng pastor eh. Kasi bishop daw siya. Bishop. Tapos ang sabi nung professor na to, ayan si Pastor Vidal, bishop yan. Sabi ko, ayoko ng bishop. Bakit? Sabi nga nun, eh, dami mong mga simbahan tinuturuan. Ayoko ng bishop. Bakit? Sabi nga nun, kasi ang daan ng bishop laging patagilid. Diba? Maganda pa ang rope, laging pasulong. Side, straight pa, eh ang bishop. Kada move mo, puro ganun. Puro ganun. Puro ganun. Kaya ayoko ng bishop, puro tagilid. Binibiro ko rin ng ganun. Okay. So, tawanan ng tawanan. Okay. But my point is this. Okay. This is the testing of your strength in God and in yourself. Saan ka ba magre-rely when there is a shark attacking your life? Saan ka magre-rely? Kanino ka magtitiwala? Sa Diyos o sa bagay na meron ka? Saan ka magtitiwala? Sa pananampalataya mo sa Diyos o sa pananampalataya mo sa Bombay? Diba?
patuloy na iba ng kanta mo. Dati, Jehovah Jireh, my provider. Ay iba, hindi na kanon. Jehovah Bumbay. Diba, nakapunta na sa Bumbay. Let us put our hope and trust in the Lord. Amen. Amen. Because they that wait on the Lord shall renew their strength. Sila na naghihintay, sila na nagtitiwala sa ibang lalim ng Tagalog to. Silang nagtitiwala sa Diyos ay nagkakaroon sila ng panibagong sigla. They will mount up their wings like an eagle. They will run and not faint. They will walk and never get stumbled. It is because they put their trust on God, not on their horses. Some trust and boast in chariots, but we will trust in the Lord. Amen. Kasi yung iba nagtitiwala sa kanilang pera. Yung iba nagtitiwala sila sa kanilang yaman. But we will trust in the Lord. Sabi ko dun sa ibang nagtatrabaho, huwag kayong magtaka kung isang araw nagtrabaho ka at isang araw pinatawag ka, natapat ka naman sa pagtatrabaho mo at dahil kinainggitan ka kung ano-anong sumbong ginawa sa iyo, isang araw pagharap mo sa manager at sasabihin sa iyo, dahil sa dami ng report tungkol sa iyo, sisisantehan kita. Huwag kang magmakaawa. Huwag kang magmamakaawa na, no, po, huwag po, didimanda ko po kayo. Huwag. Pagdating mo ron, you have the money, but I have God. God sees everything, nakikita ng Diyos. Dahil pinakawala niyo ako, you lose the best part in this company. Hindi niyo alam nang dahil sa akin, pinagpala kayo. Tinanggihan niyo ako, hindi ko kawalan. Kawalan niyo. Nagmamalaki ka ba? Hindi. Why? Kasi alam mo, you did your best. Diba? You did not trust on your strength. You did not trust in your knowledge. You trust on God. Kaya ito, kung magbababad tayo sa buhay panalangin, wag doon sa... Wag kang magbabad doon kay Angkol. Ha? O Angkol Deep. Kasi doon, mabubiging ka lalo. Wag kang magtitiwala sa bukong-buko lang. Hindi masarap maligo sa beach na hanggang bukong-bukong lang. Siguro kahit hindi ka marunong lumangoy, hindi ka mag-e-enjoy sa bukong-bukong. Ha? Bakit? Kasi pag padapa-dapa ka doon sa bukong-bukong, buhangin lang malulunok mo. Ha? Makakalunok mo yung buhangin. Kapag yun, di ba, mayroong ano, alon? O, pagka may alon ganon, o yun, palalamunin ka ng buhangin. At minsan may kasama yung dilis at saka butete, yun lang malulunok mo ron. Di ba? Pag doon naman sa ano, hanggang tuhod lang, masaya ba mag-beach ka hanggang tubig ka lang? Hanggang tuhod ka lang, nag-e-enjoy ka ba doon? Ha? Kahit may dalakang tabo, hindi pa rin eh. Ha? Di ba kahit hanggang tuhod, sisikap mo pa rin umupo? Kahit papano umabot hanggang dito, pero pagtayo mo, uy, bukong-bukong lang pala ito. Huwag kang magbabad doon sa hanggang waste. Okay. So, dito, this time, your enemy is yourself. Okay. This time, your enemy is yourself because slow ka na. Diba? Yung, eto na ang shark. Diba? Nakikita mo na yung pating. Papunta sa'yo. Ang tubig hanggang waistline lang. Diba? Kalaban mo na sarili mo kasi gusto mong bumilis ang takbo. Eh kaso, ang tubig hanggang waste. Kaya hindi ka makatakbo tulad ng takbo mo sa normalidad na buhay. Kaya minsan, ang kalaban mo, sarili mo na sa pananampalataya mo. Gusto mong bumalik pero di mo magawa. Diba? Gusto mong gawin ito pero hindi mo magawa. Because the cares of this world. Diba? Ang dami mo nang gustong gawin, hindi mo magawa. Kaya tuloy, inaaway mo sarili mo. Kaya minsan, inaaway mo na pati oras. Kulang kasi ang oras eh. Pag may time ako, pag may time. Kailan pa
kailan pa naubusan ka ng time? Eh, ibinigay ni Lord, perfect talaga yan. 12 sa umaga, 12 sa gabi. So, ang gamitin mo, 8 oras, i-divide mo yun. Ang tulog mo sa gabi, dapat 8 hours. Oh, ang trabaho mo, dapat 8 hours. Tapos, yung ibang bagay, para sa sarili mo at saka ano, ilaan mo na rin sa 8 hours din. Sa asawa mo, sa family mo, dapat ganun. Hindi pwedeng sabihin, nakukulang ang oras, parang sinisisi mo pa si Lord. Nakulang ang araw na ibinigay ng Panginoon. Kasi minsan ganun tayo. Kaya pinipilit natin gawing gabi yung araw. Kaya nakakalungkot. Yung iba, kinakausap ko, yung mga security guard dyan sa hospital, pag ako minsan dumadalaw dyan, at kausap ko yung mga security guard, minsan umaalis ako. Pagbalik ko, may dala akong merienda. Bro, merienda ka muna. Bakit ganon? Kasi tinatanong ko sila. Sabi ko, kumusta kayo rito? Eh, wala pa ho kaming pahinga. Kahapon pa ho kami. 48 hours kang duty namin dito eh. Nakakatulog ka naman. Ano, idlip lang po, idlip. Nakaka-idlip lang sila. Ilang oras yung idlip mo? Minsan pinakamatagal, 2 hours. Naglalatag ka pa ng banig? Hindi po. Paano ka natutulog? Minsan upo, minsan tayo. Nakakatulog ka noon? Opo, isasandal ko lang ang likod ko dun sa pader. Nakakatulog na po ako. Eh, anong gagawin mo pag napapagod ka na? Upo ako. Paano ka upo? Nagwo-warning. Nagwo-warning. Okay. So, ang hirap. So, bili ako ng ano, tapat lang minimart. So, bili ako merienda. Kain ka muna. Kahit papaano, makatulong tayo. Kasi, ang hirap ng kanilang sitwasyon for the sake ng kanyang family. Kaya, dyan pumapasok yung maraming pagsisisi. Kalaban nila ang sarili nila. Minsan tinanong ko, bakit hindi ka nag-aral nung kapanahunan mo? Hindi, gusto ko pong mag-aral. O eh bakit ano? Gusto ko lang pero ayaw ng katawan ko. Kasi maayos naman ang buhay namin dati eh. Pero nung namatay ang nanay ko, tatay ko, wala na po akong mahingian ng tulong. That's the time bomb comes. Wala na yung mga sinasandalan mo. Wala na yung nag-aabot sa iyo. Wala na yung nangangaral sa iyo. Wala na yung nagpapaalala sa iyo. And then the time bomb is about to make his tick-tock, tick-tock, tick-tock. Ay sabi ko, kung bigyan ka ng pagkakataon ngayon, sabi ang pastor, kung meron magpapaaral sa akin, kahit test na lang, papatusin ko na. Kasi mahirap ang ganitong buhay. Bakit nagkaganon? Because the time bomb na ito'y nakakabit sa kanilang buhay, bawat isa sa atin meron yan, hindi natin pinansin. Nung sumabog, na-realize natin, we want na ibalik ang nakaraan, pero hindi na po nangyari. Kaya hamon sa bawat isa po sa atin, hindi lang sa kabataan, sino sa inyo ang excited sa kanyang future? Alam nyo, kahit sa tingin mo parang walang-wala ka ngayon, you must be excited to your future. Why? Because if you are not excited to your future, then you have no... Wala ka ng guts para alisan ang iyong nakaraan. If you are not excited to your future, you have no reason to leave your past. Ulitin ko ha. If you are not excited to your future, you have no reason to leave your past. Kung hindi ka excited sa future mo, wala kang dahilan na iwanan ang nakaraan mo. Kaya yung iba hindi nakakapag-move on because they are not excited to their future. Doon lang sila sa kanilang nakaraan. Ang tawag sa kanila, they are the extension of the past.
Pero gusto kong sabihin sa inyo na may mga limang bagay na hindi po talaga tayo aware na anuman ang gawin natin, wala sa atin ang tugon. Ang kailangan mo lang, you depend on God. So there are five things. May mga limang bagay na hindi kaya ng tao. Ano yung limang bagay na yun na hindi kaya ng tao? Number one, sulat nyo to kung hindi nyo pa naisusulat ito. There are things that we cannot answer because of your limitation. There are things that we cannot answer na kahit anong talino mo, hindi mo kaya. Deuteronomy 29:29, secret things belongs to God. Okay? Things, okay, that we cannot answer because of our limited or limitation, because of our limitation. Things we cannot answer. Number two, na hindi natin kaya, things, there are things that we cannot explain. Na kahit anong talino mo, you cannot explain. Pangatlo, things that we cannot change. Kaya mo bang baguhin ang gabi? Kaya mo bang baguhin ang pag-ikot ng mga planeta? We cannot change. Pang-apat, things that we cannot control. Kaya mo bang kontrolin ng Diyos? Kaya mo bang kontrolin ang pagtanda mo? Ha? Kasi hindi mo naman talaga kaya yan eh. Meron nga akong kilala isang artiste, pinipilit niyang kontrolin ang kanyang pagtanda. So ang ginawa niya, nagpapanat ng muka. So lahat ng kulubot, pinapanat niya lahat. Tuwing harap sa entablado, sabi ng ganun iba, yan 90 years old na yan eh. Sabi niya, kapanahunan ko pa, bata pa ako, nakikita ko na yan eh. Pero bakit parang baby face? Kasi nagpapanat. Hindi siya aware isang araw. Pagharap niya sa salamin, nakita niya sa kababanat niya, may butas pa na lalamunan niya. At kung nagpatingin sa doktor, sabi niya, Dok, anong nangyari? Bakit nabutas ang lalamunan ko? In-examine ng doktor. Ang sabi niya, sa kababanat natin, pusod mo yan. Yung pusod mo, umakyat na dyan sa lalamunan mo sa kababanat. Natambak na dyan. Yung butas na yan, pusod mo yan, pusod. Kababanat ay kababanat. So, yung butas ng puso, ayun ng pusod, napunta na yon. Diba? Because things that we cannot control. Ano yung una? Things we cannot answer. Pangalawa, there are things that we cannot change. Pangatlo, things that we cannot explain. Things that we cannot control. And things that we cannot stop. Diba? Kaya mo bang pahintuin ang ihip ng hangin? Kaya mo bang pahintuin yung liwanag ng araw na kahit anong takip mo? Punta ka sa taas at takpan mo ng ganun. Kaya mo ba yun? Hindi. Kasi limitado ka. Ngayon, dahil limitado ka, anong gagawin mo? Pang-apat. Punta na tayo dito sa swimming level. Sino sa inyo nag-e-enjoy na kahit di ka marunong lumangoy, pero hindi doon sa waist na ang tubig dito. Yung medyo punta ka hanggang dito naman, lalo na kung swimming pool. Diba? Hanggang dito. Yung iba nag-e-enjoy na eh. Kasi above the waist na eh. Diba? Saan ba masarap lumangoy? Sa tubig hanggang bukong-bukong? O sa tubig na medyo lampas tao? Meron bang nalulunod sa bukong-bukong? Ha? Meron, di ba? Bakit nangyari yun? Namatay yun. Hindi, nasingot niya kasi yung alon eh. Di ba? Pero alam mo, pag nasa gitna ka na, medyo malalim, tapos may alon, ang sarap ng pakiramdam. Alam nyo, yung mga nagsasurfing, saan sila nagsasurf? Doon ba sa hanggang bukong-bukong ang tubig? Uy, sumagot naman kayo. Nagtatanong ako. Doon ba sa hanggang bukong-bukong ang tubig?
Doon ba hanggang sa hanggang sa tuhod? Doon ba hanggang sa bewang? Doon ba sa lampastao? Yes. Kasi nandun ang thrill ng buhay. Bakit? Kasi this is the moment that you cannot even control the water. And the only thing for you is to enjoy where the water brings you. Amen. Remember itong pinag-uusapan natin, it is the level of our spiritual worship unto the Lord. Na kapag sumamba ka sa Panginoon and you let God overflow into your lives, into your spirit, man, you would even enjoy and you would even experience an extraordinary feeling. Why? Because you let God, you let the Spirit control over your lives, and the things that are happening into you are your, it's not an controlled by you, but it is controlled by the Spirit of God. Kapag ito kontrolado ng Espiritu ng Panginoon, man, He will always bring you to where He wants to bring you. And when Ezekiel saw, nung makita niya na itong tubig na ito ay talagang dumadaloy na, tinignan niya kung saan, he saw that everything where this river flows, it brings life. When the Spirit of God controls your life, man, it brings life. It brings fruit. At ang sabi ng Bible, nagkaroon ng maraming isda, nagkaroon ng mga puno, at ito'y nabunga. Because the moment you let God control your life, you will become a fruitful person. Nagiging matabang tao ka. Nagiging mabunga ka. Yung gawa mo nagmamanifest, nakikita na ito'y bumubunga. So fish, tingnan nyo ito, fish are not attracted to dryness. Okay? Yung mga isda raw, hindi raw na-attract sa mga tigang na lupa. Kahit nga minsan personal eh, pag tinigin, wow, nagbo-bloom ka. Di ba? Ay isa, wow, tigang ka na. Walang ma-attract sa katigangan mo. Di ba? Ang nakakapag-attract, freshness. Ha? Sabi ng mundo, ah, may asin pa yan. Pero ano, saan ba na-attract ang tao? Sa may asim o may alam? Eh, ang sabi ng Bible, hindi niya sinabi na ano, ang sabi ng Bible, you are the salt of the world. Alat ka. So pag alat ka, asin ka, man, you attract people because of good works and good deeds. Pag may asim ka, matanda na lang ma-attract sa iyo. Bakit? Kasi yung isa, amoy asim. Yung isa naman, amoy lupa. So, fish are not attracted to dryness. Ang mga isda, hindi sila na-attract doon sa kababawan. Subukan mo na makipag-usap na ikaw mababaw at makipag-usap ka sa taong mababaw din. Diba? Ang lalim ng inyong kababawan pareho. Pero kung usapin mo yung mature ang kanyang kaisipan, ang daming mapupunta sa iyo. Last Wednesday, nagpunta po rito yung mga may pastor from Calamba at may pastor po from UP, UP Los Baños. Every Wednesday po, nagpupunta po sila rito kasama leaders. Ang layo po nila, UP Los Baños. But every Wednesday, 3 p.m. pumupunta sa rito for one reason. Nagpapamentor po sila. Nagpapamentor sila. Iniisip ko, mai-intimidate ako. Kasi ito, mga... Men, kapag ka nag-pastor ka sa bigating school, ang salita mo ron, hindi lang Tagalog. Ang salita mo ron, Grego, Hebrew, yung mga ganon. Yung hindi ka maintindihan. Para makilalang matalino ka. Okay. So, pagdating nila rito, yung iba nagpakilala.
Sabi nung isa, pagdating niya rito, "Hey, pastor," sabi nyo, "I know you. Tinuro ka agad ako. I know you." And then sabi ko, parang di papaya, "I know you too." Ang tanong, saan tayo nagkita? Diba? Pero sabi nyo, "Pastor, sige, turuan mo kami." And then I start sharing, I start mentoring them. Hanggang kagabi, panayang pasasalamat. "Pastor, yung tinuro mo sa amin, ipasa mo sa amin, ipasa mo sa amin." Sabi ko naman, "Oh sige, every Wednesday tuloy lang tayo." "Opo." Malayo pinanggalingan. Sa darating na Wednesday, "Pastor, yung mga ibang kakilala pa namin, pastor, doon sa UP, dadalhin po namin dito." Kasi why sila? Sabi ko, "Ano ba ang gusto nyo? Kayo pumunta rito, ako pupunta dyan." Nag-isip sila. Nag-isip sila. Sabi ko, "Eto na, tatapatin ko kayo. Kung kayo pupunta rito, hindi ko kayo sisingilin. Naka-aircon na kayo, may libreng kape pa kayo. Kung ako pupunta sa inyo, sisingilin ko kayo. Anong gusto nyo? Dito na lang po kami." Ha? Ang tawag doon, wise. Sila wise, ako nawala. Sila wise. But the good thing is, di ba? But the good thing is, pag tinanong mo sila, ano na ang naantas na inyong narating o antas ng inyong pagpapastor? Sabi isa, "Ako po ay PhD. Ako po ay doktor." Mga ganun yung ano yan. Ha? "Ikaw pastor, ano ka na?" "Ako, mokong." "Anong mokong?" "Mokong na pastor." "Mokong lang." Sila, mga doktor. "I finished my PhD." Yung mga ganun, di ba? Doctor of Philosophy. So, ako naman, mokong na pastor. Pero kahit mokong na pastor, nakikinig sila. Nakikinig sila. Okay. So, let the river flow and begin to go with the flow. Hayaan natin ang river of life will continue flowing sa buhay mo. At wag mong sasalungatin. Just go with the flow. Then makikita mo, ang tubig na to, from the temple of God, everything that this river passes by, living organism sprout out. Nagkakaroon ng buhay, tumutubo ng ang mga halaman, nagkakaroon ng mga isda, truly because it is written in the Word of God, na yung mga tao na hindi nakikinig sa payo ng masasama, na yung hindi umuupo sa upuan ng mga makasalanan, na hindi tumatayo at nakikipag-fellowship at hindi sumusunod doon sa mga salita ng mga mandiliba, they are likened into a tree that was planted along the streams of rivers of living water. Sila ay mamumunga sa kapanahunan. The leaf does not wither, and everything that they do shall prosper for one reason, because they were soaked into the river of life. Dahil babad sila sa tubig mula sa Panginoon, magkakaroon ngayon sila ng buhay espiritual. Gusto ba natin ito? Huwag natin salungatin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. There are times that we have to sacrifice. Kasi ang sacrifice mayroong hinihingi sa atin yan. Pero lagi niyong isipin, ang sacrifice mula sa Panginoon is to develop you, to prune you doon sa gusto ng Panginoon. Because God wants to mold your life according to His will. And the moment God framed you, the moment na ito ay chinichisel ka na ng Panginoon, yung sculpture, yung paggagawa ng mga figurines, tinitibag yan. Kasi masakit yun, pero finoform ka hanggang sa yung nagform sa iyo, matutuwa siya. Kung gano'n nangyayari sa ating buhay, huwag sasama ang loob sa Diyos. Ang sabihin mo lang, "Lord, sige po, let your will be done. Mangyari ang kalooban mo." Kasi ito ang maganda. Kapag nangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, if you try to look back at your past, ang masasabi mo, "Thank you, God." Pero when you go against the flow of the river, mapapagod ka, mamamatay ka.
malulunod ka. Malulunod ka. Kasi nga, nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos.